Nasa kote ng mga pulis ang dalawang hinihinalang tulak ng shabu sa bahay ng mga ito sa Barangay San Martin de Porres sa Cubao, Quezon City, bandang alas 3 ng madaling araw kanina. Kinilala ang mga nahuling suspect na si Jomari Tagulao, 24 years old, at ang tiyahin nito na si Raquel Santos, 46 years old, na dating drug surrenderer. Ayon kay Police Senior Inspector Ramon Akyatan Jr., nakatanggap ng text messages ang Cubao Police Station mula sa ilang concerned citizen kaugnay sa umano'y talamak na pagbebenta ng shabu ng mga suspect. Bunsod nito, agad na nagsagawa ng by-bust operation ng mga tauhan ng Drug Enforcement Unit laban kay Raquel at sa kapatid nito na si Regan Santos. Nung na-consummate na yung transaction, nag-pre-arrange signal yung poster buyer natin at doon nakatunog itong isang suspect natin at doon na tumakbo doon sa bubungan at nagpalipat-lipat na siya ng pisto doon kaya hindi po natin inabot. Nahuli ang magtiyahin at na-recover sa mga ito ang 17 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Nakuha rin sa lugar ang isang digital weighing scale na ginagamit umano ng mga suspect. Gayunman, hindi na inabutan ng mga pulis sa lugar ang isa pang suspect na si Regan. Itinanggi naman ng mga ito ang pagbebenta at pagmamayari sa mga nakumpiskang kontrabando bagamat aminado sila sa paggamit ng shabu. Nagbebenta ka ba ng shabu? Hindi po. Pero gumagamit ka? Bihira lang. Hindi po sa akin yan. Sa kapatid po nito ng tita ko. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sasampahan rin ang kaso kaugnay sa droga ang suspect na nakatakas habang patuloy pa itong tinutugis ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City.